Governor Francis Escudero is recognized. Thank you very much, Mr. President, Mr. Majority Leader. Para basagin ko po yung tila direksyong tinatahak ng mga talumpating binibigay na para po, parang puno ng kalungkutan. Bago ko po simulan ang aking talumpati, Senator Bang, sa dami ng batas na sinabi mo kanina, ang napansin ko lamang sa video mo, maputi ka pala. At yung kuko mo'y malinis nung may kinamayan ka dun sa huling litrato na pinakita mo sa video mo. Senator JV, buong katawan kong inaawa si Senator Dick na gusto kong i-interpolate sa mga sinabi mo tungkol sa kanya kanina. Buti na lang at napagbigyan ako. At Senator JV, yung page na nasa na sinabi mong umiiyak kanina, nawawala yung pitaka niya. JV kailanman, huwag mong ikumpara ang sarili mo kanino man. Hindi ka mas mabait sa ibang tao. Palaging angat at aangat ka palagi sino man ang katabi mo, kamag-anak mo man o hindi. At para sa akin, ang mas dapat na gamitin mong kataga ay ikaw ay mabait. Hindi mas mabait kanino man dahil aangat at aangat palagi ang iyong kabaitan sa haba ng pinagsamahan din natin. Sabi ni Manong Greg kanina, tinatanong ng seatmates saan daw siya pupunta. Ang tanong sa akin ng seatmates kanina, ba't nandito ka pa? Ang sagot ko po ay simple. Pumasok si Manong Greg sa Senado ng 1995. Ang asawa ko pong iuuwian mamaya, kaedad ng apo niyang nagturo sa kanya magdasal. Babawi na rin ako kay Grace ng konti. Sabi ni Gringo kanina, si Grace daw ay pinasalamatan niya for her grace of wisdom, her grace of words, at yung grace na madalas kong hinahanap dahil nawawala. Ginoong Pangulo, mga kasamahan ko sa Senado, bilang panimula, paintulutan po ninyo kong gamitin ang mga kataga, at sana wag yung pangunahan ko nung gagamitin niyang salita, ni General Douglas MacArthur, nang siya po ay magretiro sa paninilbiyan sa kanilang sandataang lakas ng 1,971 gamit ang saknong mula sa isang awit ng alamat. Sinabi niya sa wikang Ingles ang sumusunod, marahil mas bagay sana ito kay Manong Greg kanina. Old soldiers never die, they just fade away. O sa wikang sariling atin, ang tumanda ng mandirigma ay hindi pumapanaw, sila ay lumalayo o humahayo lamang. Ginoong Pangulo, mga ginagalangan kong kasamahan, sa lahat po ng kawani ng Senado, sa mga bisita, sa mga kababayan natin, isa pong maganda at pinagpalang gabi. Ginamit ko po ang kataga ni MacArthur dahil di man ako matanda na. Ako ay isang tumanda na ring mandirigma. Di man sa larangan ng digmaan, ako po ay nakipaglaban at pinaglaban ang kawalan ng kalayaan at katarungan, naglaban at nakipaglaban sa kahirapan, naglaban at nakipaglaban sa pang-aapi at pang-aabuso sa ating mga kababayan. At tulad din po niya, sa pagtatapos na aking paninilbihan bilang mambabatas, ako po ay lalayo bilang isang mandirigma na sinikap lamang nagampanan ang kanyang tungkulin gamit ang liwanag na kaloob ng mahal na Diyos at ng sambayanan upang makita at maisakatuparan ang tungkuling yan. Ako po ay nandito ngayon sa harap ninyo nang may buong pagpapakumbaba, subalit meron din pong pagmamalaki, na may nadaramang kalungkutan at halong kasiyahan, na may pagtanaw sa nakaraan habang nakatingin sa hinaharap. Ginoong Pangulo, ako po ay humaharap sa inyo nang may buong pagpapakumbaba dahil alam at kinikilala ko ang mga mas magaling, dalubhasa, tanyag at sikat na mga tao at apelyido na minsay tumayo o kasabay ko po ngayon na tumatayo na tiyak ko ay malayong higit pa sa aking pangalan at kakayahan. Subalit sa kabila po nito, ako ay nabigyan ng pagkakataon na ipagpatuloy ang sinimula ng mga nauna sa akin at makasabayan ang mga kasamahan ko ngayon. Sa totoo lang po, ito na po ang pinakamataas na halal na pwesto na narating ng aming apelyido
At hindi ko po alam kung ito'y masusundan pa at kung masundan man, kung kailan at gaano katagal pang muli. Sa kabilang banda po, ako'y nakatayo din ngayon sa harap ninyo ng Tasno. Tasno dahil ipinagmamalaki ko po na naging bahagi ako ng institusyon ng Kongreso ng Pilipinas. Isa pong institusyon na binubuo hindi lamang ng mga mambabatas, kung hindi ng mga magigiting na lingkod bayan. Mga lingkod bayan na hindi man po nabigyan ng titulong kagalang-galang, ay tahimik at walang papuring gumigising ng maaga, nagtatrabaho ng walang pag-atubili o reklamo, at binibigay ang kanilang buong pagkatao gamit ang nakaw na oras na ginugugol sana nila sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Ang tinutukoy ko po ay ang lahat ng kawani ng Senado, kabilang na ang Secretariat, ang mga Committee Secretary, ang mga stenographer ang page, ang mga waiter sa lounge, ang staff ng kada senador, kabilang na rin ang media. Kayo po ang hangin sa pakpak naming mga mambabatas, mga bayaning walang mukha o pangalan sa liwanag ng tagumpay at katanyagan, subalit nananatiling nandiyan pa din at naninilbihan ang tapat at walang imig. Karangalan ko po, pinagmamalaki at hindi ko po makakalimut lahat. Utang na loob po naming lahat na mambabata sa inyo, anumang batas na aming napasa, tagumpay na aming nakamit o pagkilalang iginawad sa amin. Sa ngalan po naming lahat, ibinabalik ko po sa inyo ang mga pagkilala, tagumpay at mga papuring ito. Maraming, maraming, maraming salamat po. At hiling ko po sana sa aking mga kasamahan na bigyan kayong lahat ng pagkilala, papuri at pagsoli ng tagumpay sa pamamagitan ng... Palakpakan naman ninyo. Para may audience participation. Ginoong Pangulo, ako po ay may nadarama ding kalungkutan. Kalungkutan dahil ako po ay magpapaalam na sa Kongreso. Makalipas ang 21 taon, 9 na taon sa Kamara de Representantes at 12 taon naman po dito sa Senado. Ako po ay nalulungkot din dahil matapos ko makadaupang palat ang karamihan sa inyo nang halos araw-araw ay hindi ko na po tiyak kung kailan ko muling magagawa yon matapos ang araw na ito. Sa totoo lang, aminin ko man o hindi, kahit papano, mamimiss ko din naman kayong lahat. Huwag lang masyado. Subalit sa kabila ng kalungkutan ito, ako po ay may nadaramang kasiyahan. Kasiyahan dahil makalipas ang mahigit isang dekada, ako po ay uuwi na sa aming tahanan at lupang pinanggalingan. Meron pong ngiti sa akin mga labi dahil makalipas ang araw na ito, mas may panahon na ako na makapiling ang aking mga kababayan na kailanman ay hindi naging mapangusga. Wala akong pinapataman. Bagkos ay palaging nagtiwala at naniwala sa kabila ng lahat ng unos at pagsubok na aking pinagdaanan. At panghuli, Ginoong Pangulo, ako po ay naririto ngayon nang may pagtanaw sa nakaraan. Isang nakaraan at tumagal ng higit 2 dekada. 2 dekada kung saan nakita at naging bahagi ako ng una at kaisa-isang kongreso na nagkaroon ng 3 speaker sa loob ng 3 taon. Kasama ko sila Migs noon. Nag-impeach ng Pangulo, nagtangka at mag at aktwal na nakapag impeach ng punong maestrado. Dinaanan at nilampasan ang 2 EDSA bilang miyembro ng Kongreso. Inusig at tinugis ang nakaupong Pangulo para sa kanyang mga kasalanan. Nakita ko din po ang panunungkulan ng 4 na Pangulo mula sa magkabilang panig ng politika. Nagpasa ng mga mahalaga at makabuluhang batas na nakapagbago sa buhay, kapalaran at kinabukasan ng marami sa ating mga kababayan. At higit sa lahat, ako ay bahagi ng Kongresong nasubaybayan ang unti-unting pag-usbong ng kamalayan ng sambayanan tungo sa dapat niyang paroonan bilang isang ganap na mamamayan
at Pilipino. Kasabay po ng pagtanaw na yan sa aking nakaraan, ako din po ay nagsasalita sa harap ninyo nang may pagtingin sa hinaharap. Dahil buo po ang aking paniniwala sa pangako na taglay na bawat pagsikat ng araw. Isang pangako po na puno ng pag-asa at paniniwala na bilang isang bansa at bilang isang lahi, sa pamamagitan ng Senadong ito, malalampasan natin anumang hamon at pagsubok na maaaring ibato sa atin ng tadhana. Ito po ay dapat hindi talikuran at tungkuling dapat gampanan ng Senadong ito, hindi lamang para sa sarili natin, kung hindi higit sa lahat, para po sa saling lahi. Malapit na po ako, huwag kayong mag-alala. Ginoong Pangulo, gamit ko po bilang panimula ang kataga ni MacArthur. Kaya sana, hayaan yung tapusin ko po ang aking maikling talumpati ng pamamaalam gamit pa rin ang kanyang salita. Matapos niyang lisanin ang mga andalampasigan ng korhidor, sinabi niya ang mga kadalang ito noong 1942 na tunay na mana talaga niyang tinupad ng kulang-kulang tatlong taon bago matapos ang taong 1944 sa kanyang paglunsad naman sa baybayin ng Leyte. Sabi po ni MacArthur, "I shall return." Magbabalik ako. Hindi pa ako tapos, man. Hintayin mo na yung punchline. Hindi ko po alam kung anong nasa aking kapalaran at mas lalong hindi ko po tanto ang mangyayari sa hinaharap. Kung kaya't hindi ko masasabi ng may katiyakan na sa pagsambit ko ng katagang ako ay magbabalik, na ito ay tumutukoy sa muli kong pagbabalik sa bulwagang ito. Dahil sa paninilbiyan sa isang halal na pwesto, yan po ay kaloob ng Diyos at pasya ng mas nakararami nating kababayan at hindi ng iisang tao o ilang tao lamang. Ginoong Pangulo, ang kaya ko lamang sabihin ng may katiyakan ay ito. Ako po ay magbabalik. Ako po ay magbabalik na sa aking pinakamamahal na lalawigan. Ako po ay magbabalik na sa lupa ng aking tinubuan at pinanggalingan. Ako po ay babalik na sa lugar kung saan una akong nabigyan ng pagkakataon na tiwala na manilbihan bilang lingkod bayan. Ako po ay babalik na sa minamahal kong mga kababayang Sorsoganon, hindi upang paglingkuran nila, kundi para sila lamang naman ngayon ay aking mapaglingkuran. Ginoong Pangulo, mula pa sa pagkabata, hindi ko na po nagustuhan ang mga pagpapaalam, lalo na sa aking pamilya at sa mga mahal sa buhay at sa mga tao na ring napamahal sa akin, kung saan kabilang ang bawat isa sa inyo. Kaya imbis na pamamaalam ang aking sasabihin sa inyong lahat, ang sasabihin ko na lamang po ay hanggang sa muli nating pagkikita sa hindi malayong hinaharap. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa ating lahat. Magaling ang makata. Session suspended.